Balita po sa Metro Manila, posibleng may ilan pang pulis na nagbibigay ng VIP security services sa ilang individual gaya ng mga Chinese national na nasa Pilipinas. Sinabi po yan ng Philippine National Police matapos mabisto ang 9 na tauhan ng PNP Special Action Force o SAF na nagsisilbering personal bodyguards ng isang Chinese. Ayon nga sa PNP, hindi nila palalampasin ang mga kalokohan sa kanilang hanay. Kaya paiigtingin ang investigasyon sa posibleng talamak daw na moonlighting o pagkakaroon ng hindi otorisadong ibang trabaho ng mga pulis. Sigurado daw na hindi lang mga mababang ranggong pulis ang sangkot dito. Pinalawig naman ng isang linggo ang palugit sa paghihigpit sa mga e-bike at e-trike na dadaanan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, hindi patitikita na mga mahuhuling e-vehicle sa National Circumferential at Radial Roads. Extended din ang kanilang information campaign sa mga motorista kaugnay ng ban. Pero pagdating ng Lunes, Mayo 27, magmumulta na ng 2,500 pesos at mai-impound ang sasakyang mahuhuli. Patay naman ang isang lalaki matapos saksakin sa Tondo, Maynila. Sa kuha nga ng CCTV, kitang naglalakad lang ang lalaki nang lapitan at sinaksak ng salarin mula sa likuran. Nagawa pang makatakbo ng biktima na si Chester Mullet. Humingi siya ng saklolo mula sa isang tricycle driver para dalhin sa ospital. Pero bago pa siya makasakay, tumumba at humandusay na nga ang biktima. Sumuko naman ang suspect na kakilala ng biktima. Ang giit niya, matinding galit ang ugat ng pagpatay. Pinagbintangan kasi siya ng biktima na siyang nagnakaw ng ilang paninda sa palengke. Inihahanda na ang kaso laban sa suspect. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.